everyone! Welcome po muli sa aking channel dito po sa CM Simple Tips. Kung hanap niyo po yung mga tips na pwedeng makatulong sa inyong pamilya, trabaho, para ma-improve at para ma-inspire muli ang inyong mga sarili, ito po ang channel na para sa inyo. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ka-CM Simple Tips Family at sa lahat po ng mga bagong nanonood ngayon dito sa aking channel. Welcome po kayo! Diyan lamang po kayo at bibigyan ko po kayo ng mga tips na pwede niyo pong magamit sa inyong pang-araw-araw na buhay para magkaroon po tayo ng right attitude at right response sa lahat po ng ating mga problemang pinagdadaanan. Ang topic po natin for today ay may pamagat na bakit kailangan maging handa sa lahat ng oras. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na may mga dumarating na mga pangyayari na di natin inaasahan. Mga pagsubok, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa karelasyon. So, na di natin gusto. So, pero sa ayaw at sa gusto natin, ito ay dapat nating harapin o gawin o gawan ng paraan. Sino po ang nakaka-relay? So, for example, tulad ng mga estudyante, minsan ay magugulat na lang sila na magbibigay ang kanilang teacher ng short quiz o surprise test, di ba? Kaya ang reaksyon ng lahat ay nagulat. Kasi nga, hindi sila nakapag-review, hindi sila handa, hindi sila prepared, di ba? So, tulad ngayong merong dumating na sa ating pandemic, ito ay biglaan. Maraming mga tao hindi nakapaghanda, di ba? Hindi nakapag-ipon ng pera, hindi nakapagtabi ng pagkain. Kaya ngayon, maraming mga tao ang kinakapo sa kanilang mga pangangailangan. Sino po nakaka-relate? Maraming nagsarado ng kanilang mga business, di ba? Dahil di na kaya ang renta at di na kayang pasahurin ang kanilang mga empleyado. Sino po ang nakaka-relate? Kasi CM, Simple Tips. Tulad sa ating mga ospital ngayon, halos puno na lahat. Diba? Hindi na ma-accommodate ang mga ibang may sakit dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at mga kagamitang pang medikal. So marami yan. Di akalain na masasama siya sa mga tatanggalin sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Diba? Naku, diba? Kaya ang dating sa kanya ay sobrang bigat. Nakaka-frustrate, diba? Nakakawalan ng pag-asa sa buhay. Sino po ang nakaka-relay? So, dapat mga ka-CM, Simple Tips ay lagi tayong handa sa lahat ng pagkakataon. Dahil anytime, diba, ay may pwedeng mangyari na maaari gusto natin o hindi natin gusto. So, pansinin nyo ang mga langgam, diba, ang sisipag nilang maganap at mag-ipon na kanilang pagkain. So, dahil alam nila, anytime, ay pwedeng magkaroon ng bagyo. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na nila ito. So, para kung dumating man ang tag-ulan o bagyo, ay may nakareserba na silang pagkain. So, sana maging katulad tayo ng mga langgam na ngayon pa lang ay kumikilos na. Para kung may dumating na biglang pagbabago, ay hindi tayo gaano mahirapan. Kasi CM, Simple Tips, diba? Okay, kumuha na po kayo ng ballpen at lapis at cellphone para maisulat niyo po ito, ma-type niyo po ito sa inyong cellphone para hindi niyo po makalimutan ang mga tips na ito. So, ibibigay ko na po ang tatlong tips. Bakit kailangan maging handa sa lahat ng oras? Sa CM, Simple Tips. Tip number one, kailangan maging handa lagi dahil anytime ay may darating na oportunidad sa iyo kasi CM, Simple Tips. For example, marami sa amin nagpapasa ng resume para mag-apply na teacher sa aming tutorial. So, bago namin sila tanggapin ay pinag-demo teaching muna namin para malaman namin kung okay silang magturo o magaling silang magturo. Diba? Ang iba, pag tinawagan namin at binigyan ng schedule for demo, ang iba ang sagot ay, pwede po ba next week na lang kasi hindi pa ako prepared. Okay, so ang ibig sabihin ko po dito, once na nagpasa ka ng resume kasi CM Simple Tips, dapat ay may nakahanda ka na. So, naghahanda ka na, inaayos mo na ang dapat mong ayusin. Just in case na tawagan ka bigla for demo teaching or interview, diba, nakahanda ka. So, kasi hindi mo alam anytime ay pwede kang matawagan. At dahil sa ganong attitude mo kasi CM Simple Tips, maaaring magdalawang isip na.
ang kumukuha sa iyo o hahanap na ng iba, di ba? So, oportunidad na sana magkatrabaho ay naging ano, bato pa dahil sa hindi ka naging prepared. So, kailangan laging handa. Tip number 2, kailangan maging handa lagi para di masayang ang ating oras. For example, ito ay tunay na experience. May interview ang aking mother sa US Embassy, di ba? Para mag-apply ng US visa. Ang time ng interview niya ay 8 ng umaga. Umalis kami ng bahay ay 6 a.m. Nung malapit na kami sa US Embassy, naiwan niya pala ang isang dokumento para ma-interview siya. So, hindi niya nailagay sa kanyang folder, nakalimutan niya. Ang ginawa namin ay bumalik kami agad ng aming bahay at pagkakuha ng dokumento ay muli kaming bumalik sa US Embassy. So, ano po ang aral nito? CM Simple Tips, dapat kung may importante tayong lakad, dapat nakaprepared na lahat ang dapat natin dalhin sa gabi pa lang para maiwasan ang maabala, madoble ang gastos, maaksayang oras dahil di ka naging handa. CM Simple Tips, imbes na magamit mo ang extra time sa pag-review na maaari itanong sa iyo ng konsul, ano, o magamit mo ang time mo para mag-relax na lang o kumain, ay napunta pa ang extra time mo sa ibang bagay dahil hindi ka naging ano, prepared. So, ito marami nito. Kukuha ng ayuda, di ba? Ito po uso po ngayon, ayuda. Pipila sa mahabang pila at pag siya na ang nasa unahan, kapag hiningan siya ng ID, ay siya kanya na lang malalaman na di pala niya nadala ang kanyang ID. Nako, di ba sayang? So, kaya kung malayo ang kanilang bahay, malamang ay kinabukasan na niya makukuha ang ayuda. O malamang hindi na dahil may date lang yon na pwedeng kunin. Kasi CM Simple Tips, ibig sabihin, nasayang lang ang time niya sa pagpila dahil di siya naging prepared. So, tip number 3, kailangan maging handa lagi para maiwasang mag-regret o manghinayang. Kasi CM Simple Tips, for example, ito po ay istorya ko. Nung ako'y nagtatrabaho bilang isang med rep sa isang kumpanya, at syempre bilang isang med rep ay lumalapit kami sa mga doktor para i-promote ang isang gamot. May nakausap akong isang doktor at ipinakita ko sa kanya ang dala-dala kong gamot. Ang sabi niya, paki-explain ko kung ano ang gamot na yan. Sabi niya, so ang dami ko nang nasabi, na-explain ko na sa kanya lahat, pero nagtanong siya ng isang tanong ka CM Simple Tips. So, sabi niya, pag nasagot ko daw yon ay kukuha siya sa akin ng maraming order. So, anong nangyari, hindi ko nasagot ang kanyang tanong, kaya ang sabi niya, bumalik ka na lang kapag alam mo na ang sagot sa tanong ko. Ibig sabihin mga ka-CM Simple Tips, dapat ay lagi tayong handa kung may mga binibenta tayo. Di ba ngayon, uso yan. So, dapat alam nyo yung item o may knowledge ka dun sa binibenta mong product para pag may taong nagtanong, ano, ay masasagot mo siya doon sa gusto niyang malaman doon sa product na yun. So, tulad na nangyari sa akin, di ba, doon sa doktor, benta na sana ay nawala pa. Pandagdag na sana sa aking kota para sa isang buwan ay naging bato pa. Sayang talaga, di ba? Kaya, malaki ang aking panghihinayang. Ang sabi ko sa aking sarili, sana ay napaghandaan ko ang tanong na yun. So, nagsisi ako sa bandang uli, di ba? Nanghinayang ako. Okay. Kaya, kasi ang simple tips, kung may job interview ka sa isang kumpanya na gustong-gusto mong makapasok sa kumpanyang yon, yung pangarap mong kumpanya, so o kaya kukuha ka ng isang scholarship sa isang school para makapag-aral ka doon, so dapat ngayon pa lang ay pinaghahandaan mo na ito kasi CM Simple Tips para maiwasan mong mag-regret o manghinayang dahil di naging sapat ang iyong ginawang paghahanda. Kung ayong mauwi kasi CM Simple Tips sa panghihinayang, ang dapat mo lang gawin ay maganda o be prepared. Okay, so natapos na po natin ang 3 tips. Okay, sa mga gusto pong mag-comment, mag-share ng kanilang mga experiences, opinion tungkol po sa ating topic today, gamitin lang po ang comment section. Pakilagay po ang inyong pangalan para mabati ko po kayo sa next video ko. Lagi po natin tandaan, kapag may problema, unahin lumapit sa ating Diyos dahil mas malaki ang ating Diyos sa ating mga problema. Kayang-kaya niya itong ayusin. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Kanya. Kung nagustuhan niyo po ang topic today, pakibigyan po ako ng comment, tulad po ng like,
ng heart at kung na-inspire o na-encourage po kayo ng video ito. Okay, paki-share po sa iba, sa inyong kapitbahay, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, kasama sa trabaho para ano, ma-inspire din po sila. Okay, at kung na-inspire po kayo, mag-subscribe na po. Paki-click po ang subscribe button. Pasama na po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inspiring video ko. Okay, maraming salamat po muli sa CM Simple Tips Family sa inyong panonood. At oras, magkita-kita po tayong muli sa ating channel dito po sa CM Simple Tips. God bless, keep safe, see you soon, bye!